Pero yung kaisipan nila, nalihis ng direksyon. Hindi na makatao yung ginagawa. Nilamon sila ng kasamaan. Di ba? Sana ipanalangin po natin na salihipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso. So yun na guys, good morning! Good evening at may galang shoutout po sa inyo lahat. So yun at nakikita nyo, no? Nakikita nyo itong larawan. Ayan ay mga basyo ng Kalingap. Yan po sila. Sa totoo lang, nahalos talagang pag nakikita ninyo ang mukha, lalo na yung isang promotor diyan, yan, nasilaw eh. Lalo na yung isang promotor diyan, na si Baktidol, na kahit anong tiris, kahit anong gawing, pagmumulat sa kanya sa katotohanan talagang barado po ang utak, no? Ang nakikita kita ko, eh parang sangasanga na yung... parang sangasanga na po yung sungay. Nakakaawa sila, sa totoo lang. Yung mga ganitong klase ng tao, nakakaawa kasi po, yung kaisipan nila is naligaw na po ng landas. Wala na sila doon sa tamang direksyon. Hindi na makatao yung kanilang ginagawa. Ang ginagawa nila is talagang sirain nila yung kapwa. Hindi naman sila inaano, no? Wala namang pangyuyurak sa pagkatao nila. Pero pilit at pilit po nila na sinisira yung imahe ng isang tao, no? Kaya ang kaisipan nila is mala-demonyo na. Makikita nyo dyan talagang ganyan. Na ikaw nga, alam nyo naman siguro kung ano ang gawain ng isang mga demonyo, no? Ganyan sila. Nagsama-sama sila, nag-uupukan sila doon sa post, kung ano-ano mga post, and then nagko-comment yung iba. Ano ba yan? Nakaroroll tayo na po. Kuha ng hangin. And then nag-uupukan sila doon. Ang mga pinag-uusapan nila is hindi makatarungan. Paninira sa kapwa, nandun na binubuli nila, pinagtatawa na nila. Hindi na po tama. Kawawa po sila. Dapat sa kanila ay wisikan ng holy water. Kulang sila. Siguro itong mga ito hindi na sumisimba eh. Wala na siguro Panginoon na tinatawag pa eh. Sa totoo lang, real talk po yan. Kasi kung sila ay nananampalataya sa Panginoon, tumatawag sa Diyos, magkakaroon sila ng takot na ganyan ang gawin nila sa kapwa niya. Maaari malamang 101% na ito, lalo na po si Baktidol, ayan ay hindi na siguro nakakatawag pa sa Panginoon. Hindi na nakikilala ang Panginoon. Kasi kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, may takot sa Panginoon, takot kang gawin yung mga bagay na ikaw nga ay masama. Masama yung ginagawa nila eh. Inaraw-araw na araw, gabi, wala na katigil-tigil. Malamang, doon sa mga group, ang dami kong hawak guys, na mga ano, screenshot. Galing sa group chat nila, talagang ang tinitira po nila ay talagang binipisyari ng Kalingap na andyan din po, tinitira din nila ang mga vlogger dito sa Kalingap sila. Kuya Bal, si Kalingap Ram. Tinitira po nila. Kala mo silang, yung mga sinasabi nila, akala mo ng mga perfect, akala mo yung mga perfectong tao. Pero ang mga lumalabas sa kanilang bibig ay hindi po magaganda. Nilamon sila doon sa sistemang hindi makatarungan. Kadimonyohan yung kanilang ginagawa. Kasamaan. Gusto nilang sirain yung imahe ng isang tao sa hindi maipaliwanag na anong dahilan. No? Kasi kung meron silang kaaway, yung ibang team na kaaway nila, dapat yun ang ratrati nila. Pero ang galit nila is ibinubunto nila sa tinutulungan ng Kalingap. Nakapasok sila dito sa Kalingap na panggugulo yung kanilang ginagawa, pambabalahura sa mga tinutulungan ng Kalingap. No? Buti sana kung sila yung mga perfectong tao. Buti sana kung sila yung mga maka-Diyos. At kung nanamnamin mo yung kanilang mga sinasabi, buti sana kung may puntos. Buti sana kung mga makatarungan yung kanila ipinaglalaban. Eh, hindi naman po. Wala eh. Talagang salungat sila sa Kalingap. Nang kugulo sila sa Kalingap, binabalahura nila ang mga tinutulungan ng Kalingap. Buti sana kung kagaganda, kung may mga aral. Pero yung pinagagagawa ko nila, talagang makikitahan mo talagang mga balahura. Mga bastos, mga walang mulo. Sobra. Ikaw ba naman sirain mo yung imahe ng isang tao? Gawa nila ng mga picture-picture. Kahit pa sabi, hindi siya yung naggawa nun, hindi siya yung nag-edit nun. Or ipinasa sa kanya. Pero, siya yung nagpapakalat sa social media. Isinasa publiko niya. At merong malisyosong caption. Diba? Sana ipanalangin natin na sila ay magkaroon na ng katahimikan. Mamaya pa na sila. Sa totoo lang, mas maigi pa po yan. Kesa naman sa, yung nandiyan sila, yung ginagawa nila is hindi po maganda eh. Hindi maganda. Kung sasabihin na kami gumagamit ng picture at dahil siya nire-reaksyonan, pagsagot po yun sa amin. Kung mapapansin ninyo, no, lagi ko siya nire-reaksyonan. Pagsagot po yun doon sa mga video na ginagawa niya, sa mga rebuttal niya, sa mga post niya. Pagsagot po yun, hindi po yun pambabalahura. Dahil unang-una, kung tutuusin nga po, sana eh, hindi ko nire-reaksyonan yan. Dahil hindi po siya Kalingap. Ang dapat
naming reaksyonan, ang dapat kong reaksyonan is yung kalingap. Pero dahil sila, yung ginagawa niyan, ni Bakhtido, yung ginagawa niya sa kalingap is pangyuyura sa pagkatao. Sinisira niya yung imahe. Yung imahe ng tinutulungan ng kalingap, itong si Erica. Sinisira nila. Ngayon, yung sa aking pagsagot, hindi lang yan, marami pa yan. Pati hanggang doon noon kay Reyna. Pagsagot yun. Hindi ibig sabihin na kaya siya nire-reaction na, kaya na-upload yung mga picture niya, ay pambabalahura. Excuse me. Normal. Kung kayo walang ginagawang masama, hindi kayo marireaksyonan. Manahimik kayo. Manahimik kayo. No? Para wala, ayaw ninyo mababas. Ayaw ninyo marireaksyonan. Itigil ninyo yung sarili ninyo. Doon kayo sa tama. Kasi ang hirap sa kanila, guys. Mga salungat eh. Kung hindi mahirap, pakisamahan ang kalingap. Kung kayo ang ginagawa ninyo is kabutihan, pagpapalaganap sa mabuting ginagawa ng kalingap, magmalasakit sa kalingap, napakaganda po sana eh. Yayakapin kayo ng mga viewers eh. Yayakapin kayo ng mga taga-kalingap eh. Pero yung ginagawa ninyo is hindi po makatarungan. Paninira. Pambabastos. Kawalang respeto. Yan po yung ginagawa ninyo. Kaya may tuturing kayo para kayong mga demonyo talaga. Kasi yung klase ng mga ugali ninyo ay hindi po makatao. No? Yung trato nyo sa kapwa nyo, hindi po tama. Hindi kayo maganda. Hindi kayo magandang halimbawa. Nandiyan pa naman kayo sa ibang bansa, no? Ito si Bakhtidol. Nandiyan ka pa naman sa ibang bansa. Kung anong ugali meron tayong Pilipino, magalang, sumagot, baka Diyos. Sana yun ay bumulat mo eh, bilang isang Pilipino na nandiyan sa ibang bansa, nangangatulungan eh. Pero ikaw, talaga promotor ka, nangunguna ka, Bakhtidol. Saka walang hiyaan. Hindi na tama eh, hindi makatao yung ginagawa mo eh. Kaya sana lumayas kayo hanggang kailan kayo mananatili dyan sa kalingap. Ha? Inaangkinin nyo yung mga tinutulungan ng kalingap. Binabastos nyo yung iba tinutulungan ng kalingap, niyuyurakan nyo yung pagkatao, binababoy ninyo, pinapahiya nyo, pinagtatawanan ninyo. Ipopost nyo yung picture, may malisyosong caption. Diyan kayo nagumpo, katawa ng tawa na sa mga group chat din. Ang dami nagsasan sa akin eh. Meron akong isang spy dyan sa loob. Pag nagsasan sa akin, talaga ang dami. Nasa 30. Na-screenshot yan, araw-araw nagsasan. Kaya lang talagang hindi na po makatao yung ginagawa nila. Alam niyo, totoo lang, napakaganda kasi ng programa ng Kalingap eh. Kasi kung ang layunin po ng Kalingap is kawalang hiyaan, hindi ako mananatili dito, guys. Hindi ako magmamalasakit kila Kuya Bal. Yung programa kasi ng Kalingap is paglingap. Alam niyo yan, subok na natin to. Alam natin lahat, hindi may pagkakaila, kahit hindi ipangalanda ka, napapanood niyo yan sa video, kung ano po ang programa ng Kalingap, kung ano ang layunin nila, ano yung mission nila. Alam niyo po yan eh, kahit hindi natin ipangalanda ka, nakikita niyo yan. No? Tapos, ganito yung gagawin nila. Bababuyin nila. Ay, hindi tama. Mali. Lumayas kayo. Umalis kayo sa kalingap. Kasi panggulo yung ginagawa nyo. Pero ito na nga. At hanggang kailan sila mananatili dyan? Sana lang talaga, kung yung mga hawak na ebidensya, yung hawak na screenshot nila, or may mga video pa na hawak nila Kuya Balat ni Kalingap, sana katanggap-tanggap sa husgado. Nasa ganun naman po ay magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan dito sa kalingap. Dahil yung ginagawa nila is panggugulo. Magbababoy sa kalingap, no? Hindi na makatarungan eh. Tapos ngayon, kahapon tudupos, naguhugas kamay, hindi raw po siya ang pinagmulan ng picture. Kahit hindi pinagmulan, pero ikaw ang nagpapakalal sa social media. Meron siyang post na sinasabi niya ayaw uwi na raw siya ng Pilipinas. Nanguukray ang, hindi ko alam guys, kung paano pa ito mapapatahimik. Mas mainam talagang kasuhan na lang para sa katahimikan. Yung kanyang isip is nilamon na nakasamaan. No? Nilaman po ng kasamaan. Sana po ay ng Panginoon yung kanyang puso na sa ganun naman ay mabago. Nalihis. Nawala sa direction. Na, sa tamang direction yung kanyang kaisipan. Nalihis. Na-demonyo yung kanyang isip. Demonyo. No? Totoo yan. Ha? Sorry ha. Demonyo na po yung kanyang isip. Hindi na po makatao. No? Ang makakapagpatigil sa kanya siguro ay kung talagang tuluyan na talagang ito yung masasampahan ng kaso. At yun na nga, sinabi naman din po ni Kalingap Rab na talagang ito ay tututukan na kapag siya ang nagsampa ng kaso, tutuluyan talaga niya. Tama lang. Kasi hanggang kailan? Ito din guys yung napasama dito na eh. Nagkaroon kasi ng grupo-grupo. May team Edrica, may team Rochelle, may team na dito kay Reyna, at meron pa isang bagong team na lumalabas na siya ay founder ko, no? Mas maganda yan, mareaksyonan din yan. Mamaya, i-reveal natin yun. Yung bagong team na naman. Ay, nako.
Bakit kaya ginagamit nila ang kalinga? No? Hindi naman sila mga tunay na kalinga. Ginagamit nila eh. Hindi naman sila tunay na kalinga at ang damdamin nila ay salungat sa kalinga. Ito yung pangit dito. Ginagamit nila yung kalinga, nagbablog sila, pero ang totoo, hindi sila solid kalinga at sila ay basher ng kalinga. Hindi nga sila nakikipag, ano eh, na, kumbaga, kung ano yung plano, anong layunin ng kalinga. Kung, halimbawa, ang love team lang is Edrica, dapat suporta sila. Doon lang, hindi yung gumagawa pa sila na kanilang mga love team. Mali yun, ginagamit nila yung kalinga para sa sariling kapakanan nila. Kumita sila, ibablog nila, edi, may revenue. Pero, yung hugot topic nila is galing dito sa kalinga. Ito yung masama dito, ginagamit nila ang kalinga para sa sariling interest nila. Basher sila ng kalinga. Ito yung pangit dito eh. Buti sana kung nandiyan, suportado nila yung ginagawa nila kalinga prop. Pero ang nangyayari po is, again sila doon sa isang love team. Hindi sila pabor. Mas, ano eh, parang sinasabi, may manok sila, manok nila yun, manok nung isa ito, manok mong isa ito. So ngayon, nagkakaroon ng gulo, ng rambulan, ng riot. Eh nagbadahuli, ang target nila is si Erica. Yan yung pinupunteriyan nila, eh walang kalaban-laban itong isa. Hindi nalalaban. Eh, walang channel para dumepensa sa sarili. Diba itong si Erica, walang YouTube channel para depensahan yung kanyang sarili. Pero yung iba, sila, ngawaking-ngawa, patutsada kay patutsada, hindi lang sa YouTube, nagpupost pa sa Facebook. Anong laban po ni Erica dito? Diba? Wala eh. Nagpasukan sila dito sa kalinga. May team ito against doon sa isang team. Itong naman isa against doon sa isang team. Magrarambulan niya. Ang pag-aawayan ngayon is, ang nangyayari dito, ang dehado dito, ay yung binibisyari ng kalinga, yun ang napupuruhan. Pumapasok sila, pero hindi sila sulit. Pag kung sulit kayo sa kalinga, lahat sila suportahan ninyo. No? Ganun sana. Dapat kung sulit kayo sa kalingap at nandiyan kasi kayo sa kalingap eh, so dapat mamalasakitan ninyo sino man sa tinutulungan ng kalingap. Mapa kay Rachel, kay Dara, kay Joy, kay Erica, kay Reyna, alin man dyan, dapat susuportahan nyo. Hindi yung meron kayong manok-manok, meron kayong pinipiling manok-manok, tapos ngayon may kalaban kayo, may kaaway kayo. Pagka nagkaroon ng riot, ang tinutumbok ng inyong mga salita ay tarak lahat dito. Kagaya na lang kay Erica, no? Sobrang binababoy ninyo. Mali yan. Hindi ba katao yung ginagawa ninyo? Para kayong mga demonyo na kumbaga para mga ano to eh, walang direksyon yung kanilang kaisipan. Nilamon sila ng kadiliman, yung kanilang kaisipan, nilamon na ng kasamaan. Ganyan po sila, walang magandang direksyon. Kasi kung sila ay may takot sa Panginoon, may takot sa Diyos, at may takot sa kapwa, hindi ganyan. Dapat, hindi ganyan yung ginagawa ninyo. Binababoy ninyo, pinapahiyaan ninyo. Sinisira niya yung imahe. Diba? Ang hirap tanggapin na wala namang kalaban-laban sa Erica, walang YouTube channel. Paano didepensa yung tao? Hindi naman kayo kilala, hindi naman kayo inaano, pero bakit wagas ninyo? Ganyan din yung tao. Ito sa Erica. Diba? Nakakaawa yung bata kasi sobrang nila eh. Sobrang nilang sinisira yung imahe. Pinalalabas nilang masamang tao. Malandi. Yan yung ginagawa nila. Tama po ba ito? Ha? Na sila, tao, itong mga basher na to, tao sila, pero yung kaisipan nila, nalihis ng direksyon. Hindi na makatao yung ginagawa. Di ba? Kawawa po sila. Sana ipanalangin po natin na sana hipuin ng Panginoon na kanilang mga puso. Di ba? Tapos ayun na. Ganyan, anong nangyari? Kaya pa ba nilang ibalik yung mga kahihiyang dinulot nila doon sa tao? Wala na, huli na. Pinagtawanan na, niyurakan na, binaboy nyo na, binubuli nyo pa, pinalalabas yung napakasama, napakalandi. Diba? Oh, ito yung pangit dito. Siyempre, higit na masasaktan dito ay ang partido, ang magulang na Erica. Diba? Oh, yung ibig sabihin, yung mga lolo, mga tito, siyempre masasaktan sila. Pero wala kalaban-laban yung tao, lumaba kayo ng patas. Kung meron kayong pinaglalaban, daanin nyo sa maayos na pakiusap, sa ayos na pagsasalita, hindi yung ganyan yung ginagawa nyo. Tapos pinalalabas ninyo masamang tao si Erica, malandi, ganyan, nakikipaghali ka, nakikipaglaplapan, tama ba yan? Diba? So yun na guys, abangan nyo ako sa aking next video, kita-kita tayo sa aking next video guys. At ingat kayo palagi, saan mga yung sulok ng mundo naroon, may galang shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye!